Welcome to my channel. Bali guys, nagtataka kayo bakit nandito ako. Kahapon kasi guys, ang lakas ng ulan. Then, yung may-ari kasi nito, taga QC. Eh parang last time, kakabisita lang namin dito. So, ayun, sabi ko, sir, ang lakas ng ulan, ganyan-ganyan. Kasi sa bahay ko nga eh, pumasok yung tubig. Tapos dun sa bubong ni Lumina sa taas, doon sa parang pinaka-flashing ni Lumina, tumagos yung tubig. Pero hindi naman ganun kalakas. Kaya naman i-manage. So, ayun guys, napadalaw na naman ako dito sa napakagandang gawa namin. So, ito guys. Tabi-tabi po ulit. So guys, ito yung gawa namin back and front extension. Ito yung pinagawa ni Sir na slab. Tapos nilagyan namin siya ng kisame. So, maghanap tayo dito guys ng basa. Wala naman ako guys makitang basa dito. Dati kasi guys, ang lakas ng dagas dito. Kasi dugtungan to sa CR eh. Huwag kayo guys magtaka kung nagpagawa kayo. Biglang nagkatagas dito. Usually kasi dyan po talaga yung mga sakit niyan. Tsaka dito. Ayan. Kasi dito po kinonek lang po yan. Diba? Ito yung kay Lumina. Tapos naglagay tayo ng slab. So, kailangan po talaga yan. Tapingan. Lagyan ng waterproofing. Sa amin, sinadjust ko lagyan ng waterproofing na pintura. So, ayan guys. As you can see. Wala naman tayong nakitang ano dyan ah. Marka. Kasi guys, pintura yan eh. Kung meron dadaloy na tubig dyan, babakat. So wala, malinis. Dati dito guys, yan yung umaagos. Alam niya ni sir, dito umaagos tsaka dito. Kasi guys, ang likod nito guys, di ba? CHB. May katalikuran. So yung likod noon, CHB talaga. May tendensing pasukin ng tubig. Pero nilagyan namin ng tapping. Kasi nung mga unang gawa namin, kitang-kita talaga namin kung saan nagpe-penetrate yung tubig. So doon kami nag-focus maglagay ng mga tapping. Pero hindi rin guys eh, halos lahat nilagyan namin. Kasi kung doon ka lang sa area maglalagay, may tendency na yung tubig is humanap lang siya ng lulusutan, papasok. Diba? So kung lalagyan mo siya ng tapping, simula dito, paikot na yan guys. Paikot. Ayan, paikot yan guys. Hanggang doon sa kwarto ni mother. So, tingin tayo dito. Dati meron ni tubig dito. Lumalagos eh. So, ayan sir. Wala po. Ayan. Tuyong-tuyo. Then, ito yung kanilang exhaust. Gumagana pa naman siya. Walang bahid na tubig. Ayan. Ayan guys. Kasi ano to eh. Tawag dito. Pintura. Pag may nakita ka dyan, dumaan na tubig, makikita mo yung bakat eh. So, ito yung kanyang rain hood. Nakaabang, gumagana. So, ayan guys. Ito guys, tuyong-tuyo. Kung may lumagos dito tubig, pwedeng magbakat yan dito. So, ayan. So, guys, uulitin ko. Yung may-ari kasi nito, ang bait. Mabait talaga, kahit yung asawa niya. So, kung makikiusap sila sa akin, walang problema, lalakarin ko lang naman o ibabay. So, sabi ni sir, buksan ko daw yung kwarto. So, ito guys, abang-abang. Ito yung kwarto sa baba. Yan. Kung titingnan nyo guys, tatlong tiles siya. Paha lang. 1, 2, 3. Mga tatlong tiles siya. Tapos, 1, 2, 3, 4. Apat naman. Yung dito. Yung pa ganun guys, tatlo. Yung pahaba dito, apat. So, hindi ko lang sure kung kasya yung queen size dito. Pero feeling ko, kasya naman kaso baka wala ka ng space na daanan. So, kung isa lang naman ang magkakwarto dito, pwede na siguro yung double. So, ito yung kwarto nila dito sa baba. So, as you can see guys, ayan. Puti yung pintura. Kung may dadaagos na tubig dyan, makikita nyo talaga yung
agos ng tubig. So, eh, dito naman sa floor, nakita ko naman, wala naman. Ayan. So, wala rin lumagos dito sa kanyang bintana. Tuyong-tuyo. So, silipin natin yung mga gilid-gilid. Baka naman wala nga tagos sa taas, pero may... Sa gilid-gilid pala, diba? Nagsip-sip. Pero wala naman, guys, eh. Ayan, guys, kararating ko lang dito, ha? Kagigising ko nga lang po, eh. So, ayan, tuyong-tuyo naman dito. Thank you po. Ayun guys, talagang ang lakas ng ulan kagahapon. Sobrang lakas. Sobrang lakas guys ang ulan kagahapon. Iniisip ko nga kasi wala bubong sa laser dito. Wala silang bubong dito sa harap eh. Ayan. Ayan guys, wala. So sabi ko baka papasok yung tubig. Parang pero ito. Ito guys oh, bumakat. Siguro kasi ang ano ng tiles papunta doon. So, bumalik lang, lumabas lang yung tubig. Hindi siya pumasok talaga dito. So, kasi may pintuin naman. So, ayan guys, sabi ni sir, check ko rin daw yung CR. Yung CR niya kasi na nagyan na namin ng kisame. Ayan guys, tiles na lang ang kulang nito. Nalagyan na namin siya ng kisame. Ayan guys, ay kita nyo. Again, kung may marka dito ng tubig, babakat. So, ito kasi, nung naglagay kami ng topping sa islab, sinabay na namin yung CR. So, ito. Ayan siya, guys. As you can see, ito yung tuyo naman siya. Wala namang umapaw dito. Ayan. Ewan ko lang din, guys, kasi kagahapon dapat pupunta ako dito. Kaso, kahit hapon, umaambon pa rin. So, okay tayo sa taas. Makita niyo ulit yung kanilang taas. Again guys, yung taas hindi namin gawa. Kasi unang pinagawa ni sir yung taas niya. Then hindi pa kami magkakilala nun. So ito siya guys. May tumutulo dito guys eh. Dito. Kaya ayun bumitak na yung ano. Yung hydroplex. Tsaka bumakat. Pero ayun, siguro depende rin sa ulan kasi mabilis lang naman siya. Ito, hindi ko alam kung may tumagas dito. Pero parang wala naman eh. Ayan. Niisip ko na sa bintana niya kasi malalaki yung awang eh. Ayan guys oh. Kulang ng silicone sealant. So iniisip ko baka dito tumagas pero wala naman. Tulo naman dun eh. So ito guys yung unang room. Check ko din kasi baka nga dito sa kisame. So, ayan siya, guys. Tuyo naman dito. Ayan, guys, oh. Meron pang ano doon. Ayan, guys, oh. Meron pang naipon na tubig doon. Pero, ayan nga, nalagyan namin niya ng topping. So, ayun. Ito nalagyan namin ng parang pintura na waterproofing. Yun doon, flexiband. Nakita nyo, ayan, parang na, ano na siya, naagnas na siya dahil sa lakas ng ulan. Nawa-wash out pala yung flexiband. So, ito, yung pintura na isang klase ng, ano, ng waterproofing, yung parang pintura, ipapahid mo na lang siya. So, ayan siya, guys. Nilagyan din siya ni Ray ng topping. So, ayan. Yan ang problema ng may mga katalikuran. Yung tubig dito, ang bagsak, san lalagos. Yun ang problema dun, guys. So, sarap mo na nakita. So, wala naman tumagas. Sa amin, guys, sa bintana namin, may lumalagos eh. Kasi kulang siguro ng silicone sealant. So, ito, pag ang ulan papunta dito, may tendency rin yung pumasok. Kasi ganito sa amin eh. Ayun, ang laki ng awang. Kailangan mong lagyan ng silicone sealant. So, ito nakalock. So, dito tayo, guys. Ayan, guys. Ang islab kasi, pagkalagay ng waterproofing, hindi mo masasabing pang matagalan yan. O, hindi ka na ulit mag-a-apply. So, napansin namin, meron pa rin siyang leak. Islab kasi yan, guys.
prone talaga siya magsipsip ng tubig kasi semento yan eh. So, ang ginawa namin, tinapingan namin siya noon. Ayan. So, pinahiran rin ni Reyna parang pintura. Kasi alam namin yan nagpe-penetrate yung tubig. Ayan. So, ayan guys. Kung islab kayo, i-maintain nyo talaga siya ng lagyan siya ng ano, waterproofing. Mas maganda na rin yung pintura na lang. Pintura na, waterproofing siya pero pintura-like. So, dito rin sa side na to may mga tapping. So, ayan guys. Nakatulong naman siya. Ayan. So, ayun din. Guys, share ko lang din. Wala rin naman kasing perfectong gawa. So, kung magkaroon naman ng problema, pwede nyo naman yung ibalik sa inyong contractor. Pero, syempre, ayusin nyo yung pag-approach. Hindi porkit may bumaha sa inyo or may tumagas sa inyo is pananagutan niya ng contractor. Siguro may maitutulong lang kami, pero walang sisihan, parang ganun. Kasi, hindi natin masasabi ang ganyang bagay kung, katulad na sa islab guys, hindi natin siya ma-check hanggang hindi umuulan. So, kung umulan ng malakas, doon natin siya malalaman kung saan tayo kailangan maglagay ng waterproofing, lagyan natin ng waterproofing, ganun. So, wala namang problema yan sa ibang contractor. Basta maayos lang tayo may pag-usap, diba? So, ayan siya, guys. Okay naman dito. Walang lubagos na tubig. Ayan. So, ayun nga, guys. Mahal lang din yung pintura light na waterproofing. Pero, sulit naman. Iwas sakit sa ulo. So, ano lang natin to, sara lang natin to. Dito, ito guys, may mga dilaw-dilaw. Ibig sabihin yan, ayan, natubigan. Ayun pa yung mga nakaraan bagyo. Kasi ito guys, hindi pa nila natitirahan. Dati nung bumagyo dito, talaga nakita ko yung tubig. Basa talaga to. Ayan guys, so, naglumot na nga siya. So, ayan. So kami talaga guys, hindi kami nagkukornisa kasi pag ganyan may problema dito sa ano, sa kisame. Isa pa yan sa mahirap tanggalin eh. So ayun, ano ko lang yun ha guys, suggestion ko lang yun. Pero nasa inyo pa rin naman yan kasi kanya-kanya naman tayong ano, taste. Kung gusto natin ng kornisa, go. O ayaw, di pwede rin. So, ayun guys, okay naman dito. Oh, sir, okay naman dito. Walang tumagas na tubig. So, baba na tayo. Dito lang. Feeling ko dito kagahapon may tumagas. Konti. Siguro sir, may konti pumasok dito kasi may nakikita akong linya eh. Pero okay lang din kasi dito kasi wala namang mababasa dito. So, ayun guys. Ito kasi bubong na yan ni Lumina eh. Feeling namin yung flashing doon eh. Baka yung nilagay na Vulcasil dati na ano na, araw init, baka nawala na rin. Wash out na. So, ayun guys. Ito. Nakita niyo ulit ang loob. Pwede siya tatlong kwarto. Ayan guys. Ayan guys. Pwede siya tatlong kwarto. Ito, medyo worried si sir, pero hindi naman siya nakatapat ng musto eh. So, okay lang din naman. Kaya naglagay siya ng gantong crystal na ano, na ilaw, para kontra. May mga ganun kasi guys na naniniwala, diba? So, respect na lang natin din yun. Dun sa mga hindi naniniwala, okay lang din. So, ayan. Eto, okay naman dito yung pwesto kasi kaysa naman ilagay mo dito sa may hagdanan. Hindi maganda. So, eto talaga. Hindi siya sabi ko guys, di ba? Matik na siya dito sa may hagdanan. Isang kwarto na siya dito. Tapos pwede mo na siya dito isang kwarto din. Lakad ka ng konti. Tapos eto, huwag na lang siya itong itatapat. Pero okay pa din kasi eto naman siya. Hindi naman pala siya tapat.
Huwag lang yung talaga yung sobrang tapat. As in, parang, di ba, nananalamin ka na. So, yun guys, yan, na-share ko lang sa inyo. Ayan, bali, ito rin yung ilaw dyan dito. Crystal, kasi may ano yan eh, may ano yan guys eh, may meaning yan kung bakit ganyan. So, iba-iba naman tayong paniniwala. Respect na lang natin. Pero ako guys, mas naniniwala na lang ako. Kasi, lalo na pag magulang ko yung nagsabi, mas naniniwala na lang ako. Magulang ko yung... Siyempre, pag anak tayo, kailangan sumunod tayo eh. So, yun guys, meron akong mga nag-text kagahapon, ay mga nag-PM na may problema nga yung unit nila. Sabi ko nga, kung ano yung pinagdaanan nito, nakailang pahig kami ng waterproofing, ng adhesive, ng semento. Pagdadaanan nyo rin po yun. So, yun yung sinasabi ko guys, walang perfectong gawa. Uulan, babagyo, lilindol, may tendency maapektuhan yung unit natin. Hindi pwedeng hindi. Kasi, lupa yan eh. Gagalaw at gagalaw pati yung ating bahay. So, magkakaroon niya ng hairline crack, di ba? So, papasukin niya ng tubig. So, kailangan natin yun ayusin. Eto guys, oh. Si Sir, nakailang gastos dito. Waterproofing. Dahil sa adhesive, nakailang gastos siya dito, guys. Pero yon, so, ngayon wala tayong nakita. Hindi natin alam sa susunod kung meron. So, kailangan nga natin siyang i-maintain. Since, islab yung taas, semento, uulan, magsisipsip talaga ng tubig. So, eto, shinare ko lang guys. Shinare ko rin sa iba kong client na kailangan namin ayusin yung mga unit nila. Basta maayos lang kaming i-approach. Ganun lang naman guys, di ba? Law of nature. Mabait ka, mabait din sa'yo yung kapwa mo. Ganun lang din yung balik. So, ayan guys. Thank you kasi walang tumagas. Kasi guys, nakailang repair na kami dito. Hindi naman repair talaga. Ilang beses namin ginamot yung mga kanto-kanto na yan. Kasi nga islab. Doon sa mga professional, alam nila yan eh. Once na ang semento, islab, talaga magsisip-sip talaga siya ng tubig. So, yun guys, narinig ko lang yun sa kanila. So, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako professional para malaman yung ang tungkol dito sa mga construction. So, nagbabase lang din ako sa kanila at sa nalalaman ko. So, ayan guys. Masaya ako kasi eto. Finally, ang lakas ng ulan kagahapon, wala akong nakitang tagas. So, ayan guys, kailangan talagang gamutin. Kung mga tagas-tagas na yan, parang sakit, kailangan natin gamutin. So, huwag kayong magagalit dun sa gumawa, kung may tagas, ganyan-ganyan, kasi pwede naman yung gawa ng paraan. Kasi guys, ang galit, ang mga salitang nasabi, hindi mo na yung mababawi. Pero yung mga kailangan gawa ng paraan, maaayos mo pa yan. Share ko lang, di ba? So, ayan siya guys. Ayan guys ha, wala akong ginawa dito. Ang hirap siguro magano kung may dodoktorin ako dyan. Ayan walang tubig. Inulit ko lang guys, ayan. Sabi po, ayan guys . So ayan guys, happy ako kasi okay yung gawa namin. Pero sabi nga ni Sir, just in case magkaroon ulit ng tagas or problema, lalagyan ulit ng waterproofing. Yun nga guys, advice ko sa inyo. After ng flexiband, boysen flexiband na cement juice, hinahaluan ng semento, ang sunod na i-apply nyo or top coat nyo is yung waterproofing na pintura. Kasi ang sabi doon sa binilihan namin, yung waterproofing na pintura, dudulas na lang daw yung ulan, yung basa. So, hindi na siya magsisiksiksiksik kung saan-saan. Ganun yun, guys. So, ayun, sir.
Okay. Ayun guys, thank you for watching my vlog. Ito ay Angeli SF 54 square meter. Ayan. Dito yung kitchen. Dito yung extra room. Ayun. Ayan guys, thank you. Sana may natutunan kayo or may nakuha kayong tips sa aking vlog. Bali guys, ito yung gawa namin dati. Ayan, puro tagas din yan guys. Then nakikita namin kung saan tumatagas. Ayan, nag-topping kami. Nilagyan namin siya ng topping ng tiles adhesive. Tapos ang huli namin nilagay dyan, waterproofing na pintura.